Oh, dali, bay. Dali, dali. Tapos mag-set up ako ng player. Ano? Ah, mga kaibigan. Ayan, naka-set up na yung ating player. $100.70 and $100 call out fee. Comes up $548.20. That's for the labor part of it. And you had $10.06 for parts and $183 for antifreeze. Oh, wow. That's why I calling the guy before that how much I took me. It cost me because he's just a hose. You charged me for that 2 months. I was thinking about to drive all the way to Murdoch. I'll take my hose back off and you go. Alright, you guys. Magandang araw po sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa I-90 South Dakota. Lugar na to is about ito, makikita natin sa ano natin, Murdo 56 miles pa. Exit doon pagkasun. Nadali yung ating ano, nadali yung ating radiator, yung hose niya nabutas. Kaya pala ako nagkakaganon. Yun pala, may tama, kailangan ipagawa ko ito upang sa ganun eh makadiretso tayo. Nagli-lake tagas, rinipilan ko na kaganina, hindi ko nakita na yun pala yung tama niya. At ito, itong ano niya rito, dito yung naglilik, oh, ayan, oh, kung nakakita natin, oh. Oh, yun. Itong ano na to, rubber na to, nagkagasgasan kasi. Yan, paubos na naman yung aking ano, kailangan may drive ko ito hanggang dun sa malapit. Wala, tumagas. Wala, may natali yung ano, host ng ating ano, guys. Ulan. Ito, paubos. Hindi pwedeng i-drive yun. Baka mamaya, lalo magka-abirya. Ay, nako. Kailangan mag-search pa ako ng pag-aanoan. Maari kong puntahan. Sa kaya ako magpapagawa nito. Natali, natali. Dito pa naman tayo sa karsada. Tatawag muna ako ng ano. Ng doon sa aming ano, doon sa aming opisina. Tanong ko kung saan ako maaaring makapagpagawa nito. Tapos puntahan natin. Alright, balikan ko kayo mga kaibigan, no? Alright, you guys, ayan, nakahanap tayo mga ito, mga 19 miles mula dito sa Kinaroon. Babalik ako doon. Doon pa, babalik ako. Hanap ako ng pag-u-tail na. Dahan-dahan lang hanggang sa makabalik ako. Wala eh, naabot tayo ng ano eh, hose eh. Nadali yung hose natin. Nagrarap kasi. Dahan-dahanin ko na lang ito. Ayun, maari kong mailagay dito. Ayun oh, nakikita nyo ako, nakikita nyo yan. Yan oh, nagrarap siya. Oh, yun o, tumatagas pa nga eh. Dandanin ko na lang, sana kayanin. I-drive ko mula dito hanggang doon. Ah, konti lang naman ang magagawa. Ay, sana naman tawag pa ako, tatawagin ko pa sila, pupunta pa sila rito. Magbabayad pa ako ng service na papunta rito eh. Eh, mas mamamahalan ako. Kaya naman, magano na lang. Dahan-dahanin ko na lang ito. Balikan na lang natin mamaya yan. Nadali tayo. Balikan na lang natin mamaya. Balikan natin yung ating ano. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Sabi ko muna sarili ko sa chains. Okay, personal convenience ka na lang. Moving to the nearest
truck stop. Yan, tapos lagay ko. Lagay ko muna yung ano, reefer temperature reading ko. Bigay ko muna sa kanila. Mood. And guys, tara, dandanin ko na lang ito hanggang sa makarating ako doon. Hindi ko na maaaring tutulinan pa to. Wala eh. Rinipilan ko kanina, akala ko kailangan lang ng repair, refill. Ngayon, yun pala, nagli-leak na pala. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Yan, papagkatapos dito sa exit na yun, babalik ako dun. Alright, you guys, dito na lang muna ako, hihinto. Pagsiset up ako ng flares, aantayin ko na lang yung ano, yung tao rito, pupunta na lang dito, depende kung ano, magkano ang babayaran. Pagkano eh, pagpa-service na lang ako. Wala eh, hindi ako makatakbo ng mahaba. Picturean ko muna, tapos isend ko sa kanya. Samahan nyo ko ulit. Bagong taon. Host lang naman ito, host. Sana hindi naman malaki ang babayaran. Picturean natin. Yeah. Yeah, lilik ko, nakikita natin, guys. Yan. Lilik. Motolo. Yun ang naglilik. Patayin ko lang muna yung makina natin, tapos mag-set up ako ng player. Picturean ko tapos isend ko sa tao. Ayan o, motolo ito, banda yung ano, naglilik. Oh, yan o, makikita mo pa yung tagas niya eh, kung titignan mo. Oh, yun oh, guys, oh. May tagas oh. Ha, picture lang natin. Okay. Tapos may send sa kanya. Yan lang naman eh. Wala nang iba, alam ko, wala nang iba eh. Tapos coolant yan, bibili na lang. Set up natin yung player. Pero bagong lahat, isend ko muna sa kanya ito para makita niya. Set up natin ang player. Kasi malayo yun eh. Malayo yung ano na yun. Mga 20 miles pa yun, mga kalahating oras. Kung mabagal ka, wala, matagal pa yun. Set up natin ang players. Nadali, nadali.
Ate, magagawa, guys. Nangyayari talaga eh. Yan. Isit up natin ang players. Importante, hindi ganun kalaki ang damage. Baka ma-damage pa lalo kapag ka piliting ko yan. Okay. Yan. Yan lang muna. Mga kaibigan, ayan, naka-set up na yung ating players. Aantayin lang natin yung tao kung ma-receive na yung text na ibinigay ko sa kanya. At para sa ganun masikaso tayo. Whew. Nahirap talaga kapag inaabot tayo. Bagong taon na paglalakbay natin, ganito pa yung nangyari. But anyway, at least hindi naman siya ganun kalaki na damage. Host lang naman yon. Alright, tayo muna natin dito. Tapos tawagan natin kung magkano iano niya sa atin. For the meantime, kakain muna tayo. Kaya naman habang inaantay natin siya, kumain muna tayo. Tayo din dyan, guys, kumain muna kayo. Kakain muna ako kasi hindi pa ako nag-almusal. Yan, guys. Tara. Well, you guys, tapos na akong sumubo ng konti. Lagyan ko nga muna ng ganito, packing tape yun. At baka sakaling ma-drive ko hanggang doon, pabalik doon, kasi baka matagalan pa yun, ayoko nang magantay. At baka i-charge ako ng mas malaki kapag sisirvisan nila akong ganito. Yan, subukan natin. Lagyan ng ano muna, ganyan tape. Wala naman kasi akong rubber. Meron kaya ba akong rubber dito para sa ganun? Maano, ito to, may rubber ako dito. Lagyan ko nga muna ng rubber. Mairemedyo lang. Meron akong rubber dito. Mairemedyo ko lang para makaparating ako doon. Mapalitan lang. Kasi mas mahal ang charge nila kapag kasiservisan ka eh. Alam mo naman yung mga ano, guys. Alam mo naman ang business company. Okay. Ito. Alright. Maka ano lang, tapos dagdagan ko ng tubig, no? Wala na akong ano eh. Maka ano lang tayo. Alright. Baka para hindi man lang siya umano. Lagyan muna natin ng ganito. May tawid lang tayo hanggang doon. Alright. Yeah, mahirap dito. Anuin ko muna ng ganito. Nagrarab kasi ito eh. Tsaka natin lagyan ng ano. Alright. Importante ito eh, radiator ito eh. Ayun oh, tumatalsik-talsik. Delikado ito kapag ka napabayaan eh. Tipan lang muna natin.
hanggang sa makarating lang tayo doon. Sana may survive niya yung 20 miles. Sana may survive niya yung 20 miles. Ito, naubusan na pati ako. Yan, pwedeng putulin yan. Tapos i-ano ko. Rubber. Anong rubber? Wala na. May rawas lang niya. Naputol pa. Harap tayo din iba. Makakarating ba yan? Wagang mo nga yan, makakarating kaya yan? Oh, nadali ba? Dali, dali. Tignan natin, i-check natin may guys. Sabi nila, mag-send daw ako ng picture o video. Hindi ko na itatakbo to guys kasi delikado, baka mamaya ma-worn out yung makina natin, ikulan pa naman ito. Silungin ko lang sa loob. Tignan natin maigi. Yan, nakikita natin. Ito yung may tama, no? Ito kung ano yung connecting daw niya, sabi nung tao yung pupunta rito. Tignan ko kung regular na hose lang ito, kung ano pang mga damage dito para hindi na sila pabalik-balik, para hindi ako magdobli-dobli ng babayarin. Kasi kapag ka hindi ko masabi sa kanila to, magdobli-dobli lang ako ng babayarin eh. Alright. Okay, so ito yung hose. Makita nyo doon sa doon, no? Makita natin, no? Talagang malalim na yung butas noon. Nagrarap kasi doon sa metal na yan. Ayan. At ito, connecting yung hose na to dito. Itong ano na to, parte na yan, oh. Yan lang naman ang papalitan, itong hose lang naman na to so far. Kaya kita nyo, nakikita nyo, oh, pagka ginaganyan ko, talagang tumutulo siya, oh. Alright. Yan lang naman so far. Itong mga ito naman, eh, ano lang itong mga to, na natuluan lang yan kaganina. Oh, malamig guys. Yeah, so far, yan lang naman ang tama. Yeah, abala, pero wala tayong magagawa. Kasama ng trabaho yan. Yan, oh. Yan. Tapos isi-send ko sa kanila para makita nila, upang sa ganun eh, hindi na sila babalik pa. Yan. Kaya kung nakikita natin yan, malaki yung butas niya eh. Oh. Oh. Malalim. Tama. Alright, super. Yan lang ang alam kong tama niya naman. Itong label ng ating kulat eh, below minimum na. Kaya nagwa-warning na dun sa ano eh, sa loob. Antayin na lang natin sila, malaman kung ano pang kailangan nila para minsanan na hindi na sila babalik-balik pa. Oh, alright you guys, andyan na, dumating na yung ANR. At sana maayos nila agad. Tara, baba tayo. Tara, babayin natin. Still cold. Plato sa gamit yata yung rubber. Putput na naman, oh. Malapit na naman magpalit.
check muna natin yung mga ano rito, mga ibang ano na nga ating truck. Yung rubber, iuwi ko yun, tabibili ako ng extra. Kayang-kaya ko ng palitan yung mga yun sa susunod. Ganito lang naman ang style nun eh. Lamig, 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 lamig. Naabot din ako ng mga 2 oras ha. Sana mabilis lang. Mamaya ako natanggalin yan pagka natapos na nila. Just the ordinary hose, right? Huh? Just the ordinary hose. Nothing to bend. The hose has a pre-bend in it. Oh. So cold. Alright. Antayin na lang natin siya. Matapos gawin. Na lang natin guys na matapos gawin. One hour and 35 minutes ako huminto rito. Ayan o, oh. Isa't kalahating oras din sila dumating. Kinawin ako kay kailangan niya yata ako. Teka. Oh, pinatagas na niya. Ah, drinin yung coolant. Drinin yung coolant, guys. Nakita nyo naman. Hindi naman yan maayos kung hindi may drain ang coolant. Oh. Dami yan, mga 2 galon, 3 galon siguro yun. I-drain tapos palitan yung hose. Pagkatapos mapalitan yung hose, replace ulit ng coolant. That's a lot. Yep, gonna be a lot more too. That was coming from the engine? Huh? Is that coming from the engine? Well, yeah, it's coming from the engine. Where else would it be coming from? I thought it's coming from the pressure boy. Huh? No, it's coming from this. Well, yeah, it goes from there to the engine. It's got drained down below that hole, below that spot. So it's got to drain all the engine on down to there. Ooh, okay. These ones are rotten too. Okay. They're rotten, feel it. They need to be replaced. Not today, but they need to be replaced. Yeah, I have to. I have to. All right. All of them. They're all shit. Yeah, they already almost. Yeah. They're all junk. All of them are junk. This one's because it rubbed. Yeah, it's rubbed. Yeah. Oh god. Any fucking day now. That's a lot. Eh? Nothing I can do about it. I'm gonna wait you inside. Packing day now. Magpapalit ako ng mga hose. Parami pa yun. Pwede ko pala yata itakbo pa. Pero hindi na. Mahirap pa. Baka mamaya yung makina pa yung maapektuhan kung itatakbo ko pa yan. Tayin ko na lang sila rito. Gastos ako ng maintenance, okay lang, huwag lang yung makina. Alright guys,
nagre-refill na si boss, tapos nayata niyang ano, napalitan. Magkano kaya inaabot ko? Dan, can I remove my players now there? Yes, move them, they're not right anyway. Okay, thanks. Yeah, wasn't that too long, it's all good. Sa lang dalaw, mga tatlo yata ilalagay niya. Iyan ako na yung players para makapag-drive pa tayo guys ng mga ilang oras, mga limang oras. Woo! Leg. Ilang kaya ang inaabot niya? Na natin ng players. Ang ating magagawa, ganyan talaga ang owner operator. Ganyan talaga guys ang owner operator. Lahat ng maintenance ng truck, aberya, ay it falls to the owner operator. Ayan. Eh wala tayong magagawa, nangyayari talaga 'yon. Eh siyempre equipment ng sa atin, power unit. Ngayon to ba? Power unit. Buhay ng owner operator. Lahat ng aberya ng truck, sagot ng may-ari ng truck. Yeah. Sagot ng may-ari ng truck. We can't do anything about it. Buti na lang at hindi naman makina. Ganyan lang talaga yan. Nangyayari talaga yan. Alright. Sana hindi naman masyadong malaki ang babayaran ko kasi magpa-service tayo eh. Hopefully. Ganyan ka na lang muna. Ayusin na lang kita. Okay, pagkakataon. Do you have the hose that you remove? I spliced it. What? I spliced it. Oh, you just put it. I don't have a hose. I put a piece of pipe in it. Oh, you just... I put a short piece of pipe in it. Oh, you just repair it? You think it will last? It'll last as long as you get somewhere and get it fixed. It'll last longer than this one will. Okay. Those hoses are rotten. Yeah, they will rotten. Well, they need to replace it somehow. Inano lang niya, rinirepair lang niya, pinutol, ligyan ng hose. Ganun lang ang discarte niya. Sana hindi niya ako ano ng malaki-laki to. How many gallon it fit in that tank, in that engine of this? It's completely empty. Okay. 12 or 13. 13? 12 or 13. 13 gallon of this? If it's empty, yes. If it's all the way empty, but it's not all the way empty. It's not? Okay. No. If there's if it's filled and if you have one more like that, I just gonna get one more, okay? Anything it happens, then I have one. Sabihan na lang niya tayo guys. Dito muna tayo sa loob kasi medyo malamig. Alright.
inting-inting, oh. Nakita yung ano eh. Hindi ko pa nakita yung lamat nung ano, guys. Yung ano na yan, oh. Malayo pa kumbaga sa ano. Hindi pa makikita yung ano niya. Oh, tumaas na, mga dalawa pa siguro ilagay niya. Antayin lang natin. You need to grab your registration and your mileage. Mileage is 44 7499. Now miles or kilometers? Kilometers. Kilometers, yeah. Hop, hop. What do you need? Your registration. Okay. Truck registration, bring it up here. Okay. Parang police din kung maka ano si sir, ah. Binder. Yeah. Yeah. Oh, the other side. Woo! So cold. Ah. Here we go. Just wait, calm down. Okay. I got a lot of riding to do, but I'll need it. Yeah. Ito yung ano, registration. Kano kaya to? Unit number 807? Yes sir, the tractor 807, yeah.
2022? Yeah, 2022 model. That truck's a 2022? Yeah. Wow. Why? Them hoses shouldn't be rotten. I know. Well, I cannot say anything about it. It's in the Canada, it's so far cold. Don't matter. It doesn't matter, eh? And what name do you want on it? Trappers? Yeah, just put Trappers. Sunnyside. You got with this? Phone number 204-869-0195. Hindi masyadong malaki. Pay credit card. How much is it? $779.14. Why is it so expensive? It's just the hose, you replace it. Got 2.5 hours at $139 an hour, 38 miles at $265 a mile, comes up to $100.70, and $100 call out fee comes up $548.20. That's for the labor part of it. And you had $10.06 for parts and $183 for antifreeze. Oh wow. That's why I calling the guy before that, how much I took me. It's cost me, because it's just a hose. You charged me for that too much. I was thinking about to drive all the way to Murdoch. I'll take my hose back off and you can go. Well, you if you take that hose, then
the WhatsApp, and you're just gonna put yourself in a... What I'm only saying, it's too expensive for what only... What do you want me to do? I did... Well, you should have told me that before I did the work. Yeah, that's, I told to the guy, your guy in there. I asked him how much it cost me, and he said he will going to give me a quotation, but he showed up here. Well, it's too expensive, you know? I'm paying well, in a credit card. I can't do it for nothing. Yeah, I know, but it's look like it's too expensive for just a hose that you did not actually replace it, you just repair it. You just put clamp. Yeah, because I didn't have the hose. It would have cost, you know, it would cost probably about $140 if I'd had the hose. The hose would have been about $120. Just and the hose. And you'd still spend just as much for the coolant and the labor to drive out here. Right? I don't know how you guys do the computation, but I'm just only told saying. You I did it. Yeah. I saw it, but it's too expensive for me. For almost $1,000 in Canada. Inabot ako ng $780 USD. Wala man lang napalitan. Isang ginawa, hindi nila re-replace kundi nagyan lang ng hose sa gitna tapos nagyan nito tapos pinaritan nila yung ano ko yung ano dito, kulang natali ako ng ano is na yan natali tayo ng $780 USD halos $1,000 wala naman napalitan sa ano truck natin, re-repair lang. Ang dami nilang mga sinasabi ritong ginawa, oh. Ano? Kung ano-ano nandyan, basta yung total niya, 779. Yan. At yung magagawa, ganyan talaga ang owner operator. Minsan, itong mga to, isa rin silang, ano eh, tatagayin ka lang talaga eh. Nakakainis, pero magagawa. Hanggang sa mga kaibigan, no, ingat lagi dyan. Yan. Peace up. Di ako masaya sa servisyo nila. Bye-bye for now. Lakai Pinoy Tracker.